Alam natin na ang mundo ay binubuo ng 7 malalaking kontinente, ang Asia, Europe, North America, South America, Africa, Australia, at Antarctica. Pero wala ni isa mang article, libro, o kahit na ano pa mang reference na nagsasabi tungkol sa pang-8 kontinente. Alam niyo ba mga kababis kung bakit? Kasi ang kaalamang matututunan mo ngayon ay bago. Sa videong mapapanood nyo ngayon ay makikita nyo ang kontinenteng sinasabi ko. Alamin natin ang sabay-sabay kung saan nga ba ito matatagpuan, ganito kalaki, at bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tinuturo sa mga schools ang mga information tungkol sa 8 continent. Ang 100% facts na mga detalye ay malalaman mo na ngayon. Isang bagong video at bagong kaalaman na naman ang hatid ko para sa inyo mga kabagwis. Para sa iyo na ngayon pa lang na nakapag-visit sa channel natin, huwag mo kalimutang mag-subscribe para pag nag-upload tayo ng mga ganitong klase ng videos, updated ka. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa sinasabing pang-8 kontinente. Eto na! Ang mundo ay nahahati sa 2 uri ng crust, ang continental at oceanic crust. Sa nakaraang mahigit na 50 taon, napakarami mga pag-aaral patungkol sa mga kontinente, sa continent-ocean boundaries, at sa mga ilang mga bagong diskubreng maliliit na continental fragments na nakalubog sa ilalim ng dagat. Pero halos walang nagbigay pansin sa pagtuklas sa isang bagong kontinente. Siyempre nga naman, widely accepted ang knowledge na kapag sinabi mong kontinente, ito yung mga sobrang malalaking superficial solid objects ng mundo na madaling makita dahil nakaibabaw sa dagat. Bakit ka nga naman maghahanap ng isang kontinente na nakalubog sa ilalim ng dagat? Para nga namang hindi katanggap-tanggap, di ba? Ayon sa Glossary of Geology, ang kontinente ay one of the Earth's major land masses, including both dry land and continental shelves. At para i-consider na isang kontinente, dapat ay makitaan nito ng 4 na katangian. Una, mataas ang elevation nito kung ikukumpara sa mga katabi nitong regions na nakatuntong sa oceanic crust. Pangalawa, ito ay composed ng maraming uri ng mga bato, gaya ng igneous, metamorphic, at sedimentary rocks. Pangatlo, mas makapal dapat ang lupa nito at mas mababa ang rate ng paggalaw nito kaysa sa oceanic crustal regions. At pang-apat, may kitang-kita itong mga gilid sa palibot ng napakalaking lugar na nasasakop nito. Alam ko mga kabagwis na medyo technical yung mga sinabi ko. Medyo mahirap maintindihan sa una pero ito, ipapaliwanag ko pa. Sa mas madaling salita at para mas madali nating maintindihan, ang katangian daw dapat ng isang kontinente ay kung paano natin sila nakikita at naiintindihan mula pa nung nagsimula tayong mag-aral. In layman's terms, ang kontinente daw dapat ay una, angat ang tuyong lupang bahagi nito sa dagat. Pangalawa, ito ay solido at matigas dahil sa mga batong bumubuo dito. Pangatlo, meron itong mas matigas at mas makapal na lupa kaysa sa dagat na nakapalibot dito. At pang-apat, dapat ay kitang-kita ang napakalaking lugar na sakop nito. Sa 4 na kwalifikasyong yan, ang talagang pinagtatalunan ay ang pang-apat dahil wala naman talagang sinabi kung gaano dapat ito kalaki para maikonsidera bilang isang kontinente. Noong 1995, isang geophysicist at oceanographer na ngayon ay isa ng professor emeritus ng Marine Geophysics sa University of California, Santa Barbara, si Bruce Lyon-Dyke ang siyang nagpanukala at unang nagbigay pansin sa Tasmantis o sa Zealandia. Siya ang unang nagbigay ng idea tungkol sa dapat ay pagiging kontinente nito. Ayon naman sa isang New Zealand geologist na si Nick Mortimer, kung hindi lang daw ito nakalubog sa dagat, ito raw ay matagal na sanang naikonsidera bilang isang kontinente. Tinatantyang 23 milyong taon na ang nakararaan nang ang Zealandia ay lumubog sa ilalim ng dagat. At 93% to 94% lang ng kabuuan nito ang nanatiling nakikita sa ibabaw ng Pacific Ocean. Ito ay may kabuuang sukat na 4.92 million square kilometers. Ito ay presently accepted as the world's largest microcontinent. Pero noon lang 2017, ang konsepto ng pagiging microcontinent nito ay nagsimulang pagdebatihan at naging napakalaking usapin
ng ang grupo ng 11 mga geologist mula sa New Zealand, New Caledonia at Australia ay nagsabi at nag-conclude na ang Zealandia ay pumasa sa 4 na katangian o requirements para ito ay konsidera bilang isang kontinente. Ayon sa kanila, ito raw ay mayroon ding mga uri ng mga bato na makikita din sa 7 kontinenteng alam natin ngayon. Ito raw ay napakalaki para lang i-classify bilang isang microcontinent dahil daw ang mismong kinalalagyan nito ay pinaiibabawan ng mga bansa at lugar gaya ng New Zealand na may sukat na 267,988 square kilometers, New Caledonia na may sukat na 18,576 square kilometers, Lord Howe Island Group na 56 square kilometers naman ang laki, Norfolk Island na 35 square kilometers naman ang sukat, at isama pa dyan ang Elizabeth at Middleton Reef na 0.25 square kilometers naman ang laki. Kung pagsasama-samahin ang mga sukat ng mga islang nakalitaw sa ibabaw nito, yan ay 2/3 ng laki ng kontinente ng Australia. Ang ganyang laki raw ay maihahalin tulad na sa isang kontinente at hindi lang sa isang microcontinent. Ito ay naging napakalaking usapin dahil kung ang Zealandia ay magiging isang opisyal na kontinente, ay mababago nito ng napakalaki ang buhay ng lahat na nakatira sa New Zealand. Ang United Nations ay nagbibigay ng karapatan sa isang bansa para magmina ng langis o fossil fuels depende sa tinatawag na continental boundaries. At kung ang buong Zealandia nga ay magiging isang kontinente at makokonsidera bilang pag-aari ng New Zealand, ang sakop na pwede nilang i-explore ay magiging napakalaki. Tansya nga ng iba, tens of billions of dollars ang halaga ng mga fossil fuels ang biglang mapapasakamay ng New Zealand. Noong 2017 pa rin, nagsagawa din ng mga drilling projects ang ilang teams ng researchers para patunayan ang pagiging kontinente ng Zealandia. Naging mahirap man ito sa umpisa, matagumpay silang nakapag-drill ng 4,000 talampakang lalim sa Zealandia na 2/3 of a mile ang lalim mula sa ocean surface. Ito ay ginawa nila sa loob ng 9 linggo. Pinaniniwalaan nilang ang Zealandia ay humiwalay sa kontinente ng Antarctica sa pagitan ng 85 at 135 milyong taon na ang nakakaraan. At humiwalay naman ito sa Australia sa pagitan ng 60 at 85 milyong taon na din ang lumipas. Kinumpirma ng research na to na nang humiwalay ang Zealandia sa Australia ay nabanat at numipis ang pangibabaw na parte nito kaya ito lumubog sa dagat. Mga kabagwis, wala naman talaga kasing taong nakakita ng Zealandia noong ito ay nakaibabaw pa sa dagat. Pero ang mga ebidensya ng daang-daang crushed shells, mga fossils at mga pollen samples ay nagsasabi na ang kontinenteng ito ay talagang dating hindi nakalubog sa dagat. Ibig sabihin, ang mga hayop ng mga panahong iyon ay malayang nakakapaglakad sa ibabaw nito at minsan na ding may mga nabuhay na mga tropical plants dito. Na minsang ang Zealandia ay naging isang napakalaking gubat na tirahan ng iba't ibang uri ng mga hayop at halaman. Pero ang lahat ng kagandahang yan noon ay nasa ilalim na ng dagat ngayon. Sa lahat ng mga scientific evidences na mayroon ng Zealandia, maituturing talaga itong pinakabata pero pinakamanipis na kontinente. Kaya nakalubog ito sa dagat. Kung matatapos ang debate at ikukonsidera ang Zealandia bilang isang kontinente, ay mababago ang pananaw ng lahat na pwede pa lang ang isang kontinente ay nakalubog sa dagat, sa ilalim ng dagat.